May nakakuha ng precious uncut diamond mula po sa Yamashita Treasure. Ang katanungan, gaano ba ito kamahal? At papaano natin masasabi sa tingin lang na ito ay tunay nga na diamond? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure. Isa pong video ang naipadala sa atin at atin po itong pag-usapan, ibabahagi natin sa inyo kung ano nga ba itong kanyang nakuha. Sapagkat tinatanong niya kung may halaga nga raw itong kanyang nakuha na kung saan magandang bato na naibalot sa bato. 10 feet daw niya ito nakuha. Kaya ang kanya pong katanungan ay atin pong sasagutin kung ano po ang kanyang nakuha, ano ang palatandaan na ito po ay diamond. Yan po ay ating idagdag, yan pong topic na yan. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Welcome back na naman po sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo at balikan na naman po natin itong nakakagulat, nakakamanghang Yamashita Treasure na isa pong napakahalagang topic ng atin pong tatalakay ngayon tungkol po dito sa nahukay ng ating ka-treasure hunter sa kabundukan na kanya pong tinatanong kung may halaga nga raw itong kanyang nahukay sa 10 feet. At ito ay legit na Yamashita Treasure Site sapagkat napakarami po niyang mga marker na kuha na pwedeng magsasabing ito ay tunay nga na itinago ng mga Japanese Imperial Army. Kanya pong nakuha ang mga sign na hugis puso, triangle, at ito pong square na para siyang diamond shapes. May diamond shapes din na mga arrows na kanyang mga nakuha. At ang iba sa kanila ay may mga parang number 4 na arrowhead. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo kung gaano kahalaga yan, mahal ba yan, anong klaseng bato yan, at paano natin maintindihan, malalaman sa tingin yung mga diamond na uncut o precious gemstone na pwede nating masasabing legit nga na ito ay diamond na hindi pa naputol. Ito pong nakuha ng ating ka-treasure hunter ay nasa 10 feet. So, sabi niya ito ay nakuha niya sa 10 feet at ang mga arrowhead na kanyang nakita, nakuha ay diamond shapes na parang putol, bako-bako. Kulay yellow gold, yung area positive. Yan pong nagsasabing positive sa Yamashita Treasure ang kanya pong site na hinuhukayan. Yun pong kanyang natuklasan na parang glassy, parang salamin na nakabalot sa bato. Yung bato po na nakabalot sa kanya ay kulay gray. Parang para siyang simento
na kulay gray na may nakahalong yellow gold. Yan po ang nagsasabing Yamashita Treasure positive sign, at yung diamond shapes ay diamond nga ang nakapaloob dun sa bato, nakabalot. So lagi niyang pinapakita, pinadala sa atin yung video at yung picture, at nagtatanong nga siya kung ito nga raw ay may halaga. Mga ka-treasure hunter, ang diamond ay malayo ang presyo kaysa sa gold. Napakamahal po ang diamond. Sa Africa nga, ay kasing laki lang ng mais ay nagpapataya na ang mga tao roon sa minahan ng diamond. Ito pong diamond na kanyang nakuha na uncut ay masasabi nating kasing laki ito ng buko. Napakalaki po ito, mga ka-treasure hunter, at maaaring ito ay isa sa pinakamalaking diamond na nakuha ng mga Japanese Imperial Army. At maaaring billion dollars ang halaga ng ganito kalaki na mga uncut precious diamond. So napakamahal po ang mga diamond. Mag-ipon ka ng ilang bahay na gold bar ay hindi pa makatumbas ng kasing laki ng buko na diamond. So ganun kamahal ang mga diamante. Makuha ka sa tingin. Alamin natin sa tingin lang kung paano nga ba natin maintindihan na ito ay diamond, kahit wala tayong certificate patunay na ito ay diamond. Sa tingin lang ay pwede na natin itong maintindihan, malaman na ito po ay legit na diamond. Ang diamond po ay kahit sa dilim, pag tiningnan nyo ay parang basa, parang may mantika. At may mga triangular siya na pantal, square. Kaya nga yung mga sign na makikita natin sa bato ay square, perfect square na parang diamond shapes, at saka triangle. Sapagkat ang mga pantal po ng diamonds ay triangular at saka square. So may makita tayong mga square, triangular na pantal. At para siyang mga pyramid na nakapantal-pantal sa palibot po ng bato na parang salamin. Itong kanyang nakuha ay para siyang may pagka pink na puti. So napakamahal po ang mga ganitong klase na mga precious uncut. Maaaring makakabili ka ng mga ilang eroplano, ilang barko ko sa digmaan. Yan po ang talagang tinarget ng mga Hapon, sapagkat pwede nilang ibili ng mga armas yan. Po sila kumuha ng mga maliliit lang na halaga, sapagkat alam nila na hindi nila mapapakinabangan kung talagang pangkain ng kanilang kukunin. So, yung mga kanilang kinuha ay mga billion dollars, trillion dollars, sapagkat yan po ay kapag naibenta nila ay pwede nilang maibili ng pangdigma. Yan po ang purpose nila kung bakit sila nang lulot. Yun po ay mahalaga sa digmaan, yung mga kayamanan na yan. So, speaking of kayamanan, yung diamond po na yan ay hindi talaga basta-bastang maibenta, sapagkat napakalaking halaga. Pwede mo namang ibenta kaagad yan sa halagang mura lang kung nagmamadali ka, sapagkat ang mga tao nga ay bukod sa naninigurado ay gusto nila mapamura, sapagkat wala naman silang kakayahang bumili na ganung halaga. So ang buyer ay napakahirap ding hanapin, sapagkat sa halagang billion, trillion dollars ang makakabili niyan ay mga malalaking billionaire o bilyonaryo, mga presidente ng iba't ibang bansa, mga malalaking tao, businessman ang pwedeng bumili ng ganyan, at dadaan pa ito sa proseso. Ito po ay ang pagpapasertify, kahit na alam mo na ito ay diamond, ay ipapasertificate mo ito sa gemologist. Gemologist ng Pilipinas ay ipapasa pa niya ito sa gemologist ng Thailand, Myanmar, Singapore or Hong Kong, sapagkat doon po ang mga sertipikado, license na mga nagpipresyo ng mga diamonds na mga billion dollars, trillion dollars. At maaaring sa Europa, mayroon din sa Australia at sa Amerika. Pero sa Pilipinas, pwede nating maibinta, alam natin diamond, subalit hindi nga natin ito maibinta sa gusto nating presyo na milyon-milyon, sapagkat wala namang kakayahan ang mga Pilipino maliban sa mga billionaire na mga negosyante. Pero paano mo ito maibinta sa kanila na hindi naman natin sila kakilala, at bukod dyan hindi din sila nagtitiwala kung talagang gaano ka 100% na
tunay nga ang iyong hawak sapagkat kailangan pa ng mga gemology certification bago mo ito maibinta. Maibinta mo ito ng mabilis kung gusto mong mamadali, pero mababarat ka. Mura nga talaga. Ang iba, maibinta mo lang 500,000 o 1 million. Sa mga billion dollars na halaga na yan, ang yumayaman ay ang mayaman sapagkat may puhunan silang iasikaso sa mga ganyang klaseng mga bato. So, sa mga nagtatanong, may halaga nga ba yan? Ay, sobrang laki ang halaga niyan, mga ganyang precious uncut diamonds. Hindi yan itatago ng mga Japanese Imperial Army engineer at mga sundalo kung hindi yan mamahalin. Kung walang halaga yan, di hindi na siya magtatago ng ganyan. Kahit ako siguro, kung alam kong walang halaga yan, di hindi ko na yan paghirapang lalagyan ng mga sign markers para itago sa ilalim. Ano pang dahilan kung bakit ko ito tatago na wala naman palang halaga? Ganun lang kasimple. So ang diamond nga ay may mga triangular, ulitin ko, sa katawan. May mga square. Apat-apat ang sulok. May tatlo ang sulok. Apat ang sulok. Yan ang diamond. Pag anim ang sulok, yan po ay crystal quartz. Wala pong halaga yan. Pag taga-anim ang mga sulok. Taga-apat lang ang sulok. Tatatlo pag diamond ang ating makukuha. Yan po ang palatandaan. No? At klarong-klaro na diamond yan. Hindi na i-scratch ang diamond. Hindi nagagasgasan. Kapag atin pong kinuskus ng mga liha, ay walang ganos. Wala tayong gasgas na makita. Yan po ay isang palatandaan na siya po ay tunay na diamond. So, sa aking judge ay diamond po ang kanyang nakuha sapagkat may mga square. May mga square tayong makikita at triangular sa bato po na kanyang na-recover. So, congratulations po sa nakakuha ng precious uncut diamond at sana ay makakuha din ng ating ibang mga treasure hunter na naghahanap po sa kabundukan. Tandaan ninyo, karamihan pong nasa kabundukan na may mga square, triangular, diamond shapes ay diamante talaga ang nakabalot sa bato. 10 feet yung nakuha niya, maaring may mga mas mababaw pa dyan, 4 feet at dinaganan ng bato lang na may mga sign na kwadrado sa itaas, triangular, square na parang diamond shapes ay halughugin nyo na ang mga bato sapagkat nakabalot lang ito sa bato. So bago tayo magtapos mga ka-treasure hunter, tayo po ay magpapasalamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel at sa mga nag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo sapagkat marami pa tayong ipapakita sa inyong mga larawan, videos na galing po sa ating mga ka-treasure hunter. Ang atin pong channel ay nagre-reveal ng mga nakatagong sikreto na kayamanan sa buong bansang Pilipinas. Ang mga ipinabadala po sa atin ng video ay contribution po ng ating mga ka-treasure hunter na mga farmer sa kabundukan na maipaabot sa inyo ang mga pinagtataguan ng mga kayamanan na kung saan hinahanap ng ating pamahalaan, maging ang mga hapon na kanilang mga anak ay bumabalik sa Pilipinas para hanapin ito. At nais nating maipakita na tunay nga na may kayamanang itinago ang mga hapon dito po sa bansang Pilipinas. Patunayan natin ito sa pamamagitan po ng pagpapalabas o pagpapakita ng ilan po sa mga tunay na video na kuha mula po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po sa kabundukan ng Pilipinas. So, sa mga magpapadala po ng mga larawan, videos ay ipadala lamang po sa messenger at atin po itong bibigyan ng kahulugan ayon po sa Japanese book. At hanggang dito na lamang sana po ay mayroon naman tayong napulot na aral sa akin pong ibinahagi sa inyo ngayong topic. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong panonood. Oh,
Oh.